Sana maging inspirasyon yung bawat kwento ng bawat pinupuntahan natin na mas lalo pa natin mas lalo pa tayo magpursige na maghanap ng matutulungan. Okay lang mapagod, pwede naman magpahinga, di ba? Kami po, si Ron at Elvin Buya ng The Crossroads. Sabi nila, ang kabutihan daw ang nagsisimula sa pag-iintindi na nahihirapan at dumadaan sa mga pagsubok ang iba. Kapag naiintindihan natin ang pinagdadaanan ng bawat isa, doon lang natin maibabahagi ang kalakasan na meron tayo. Mas magandang magpahiram ng lakas kaysa magpaalala ng kahinaan nila. Sa napakaingay na mundo, bihira na natin makita sa daan o makasalamuha ang totoong kabutihan. Maraming nagbibigay o may pansariling interes. Maraming tumutulong pero nag-aantay ng kapalit. Hindi ko akalain na makatatagpo kami ng salamin ng kabutihan sa bundok na ito. Layo sa kabihasnan, liblib ang lugar, hindi naaabot ng teknolohiya, kaya hindi rin naiimpluwensyahan ng social media. Dito sa bundok na ito, dinala ng Panginoon ang aming mga paa para turuan ang aming mga puso na walang pinipiling lugar ang kabutihan. Pangalan kong tunay, Cleotilde. Tapos po, ikaw po yung... Nakatataba ng puso na makilala si Lola Inday, ang taong kumukup sa masayahin at differently abled na si Pambi. Ang isa sa mga tinutulungan ni Oragon Honey. Nang mamatay ang nanay ni Pambing at pinalaya siya sa kanyang tinitirhan, si Nanay Inday ang nagmagandang loob na magpatira kay Pambing sa kanyang tahanan ng walang kapalit. Kahit hindi niya ito kaano-ano, lubos at hindi matatawaran ang malasakit. Ikwento niyo po nga po ulit kung paano napunta sa inyo si Pabling. Paggaba nila kang harong, may masindang mapapalitan na harong tamayo, may masindang tindagaan na ano, masindang tinagaan. Ah, so wala kaya po talaga silang... Kaya nagsindang ako mag-istal niya, ako mag-tugdog. Okay. Nahirap ako. Sabi ko, duman ang mga tumubas yun. Sabi ko sa ina. Ah, si May Basyon po. Putong May Basyon yung namatay ng nanay niya. Sabi ko, Basyon, duman ang mga tumubas. So, ang nangyari po pala, base sa kwento mo kanina, pinaalis sila, sila May Basyon at Pabling dun sa tinitirahan nila. Tapos, wala silang mapupuntahan. Kaya nagmagandang loob po kayo na tumira po dito. Mm-hmm. So, dito na po namatay si May Basyon. Duman sa... Sa ospital. Pero hindi naman po dito inano binurol. So, inulit siya dumaan sa pamangkin niya sa okay. Ah, okay po. So ilang kailan po nga po ulit namatay si May Basyon? January 31 po. So napakabuti po ng iyong puso, Manay, pagbalain po kayo kasi 'di ba wala nang matitirhan talaga. Wala siyang kamag-anak dito po. Mag-anak siya, kung ah, kasi nga dahil may sakit, ano po? Hindi nga, hindi ko aram kung ano, aram ko sa inyo. Maski pagkagadang ka ito, habok mag-ano, dahil susarong pamangkin niya, yung anak ko sa iyan. Ah, so sa malayo pa binurol yung nanay niya? Sa usin niya, sa basyo. Oo, okay po, kawawa naman.
So, siguro nga po kasi, ano eh, malaking responsibilidad po itong nanay na may sakit si ano eh, diba? So, sinong, syempre, yung pagbuhay? Paano po yung pagbuhay nyo? Ano po? Tatanong-tanong. Ah, nagtatanim po kayo. Alam tapos mo, pag nakakagwa ako kang itong senior. Ah, may senior ka po. Ah, senior na. Okay po. Wala naman pong gamot na inaano si Pabling. Wala naman po. Hindi naman po siya nagme-maintenance. Napakabait mo naman pong kaibigan si Manay Basyon. Ay, kung masinatano. Pag naghahapot sa muya dyan, ano nito si Basyon? So, maraming salamat, Manay, at pinaunlakan mo. Sabi mo ka kaya, ang itong maano gaman sa kapwa mo, katabangan ka magkamahal na yun. Tama po kayo. Yung sinabi po ni Manay, ano, Prospect Nation ay kapag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ay pagbibigyan ka rin at tutulungan ng Panginoon. Ano po? Salamat, sinapugan. Ko ng ano. So, ano po yung ano, motivation mo at nakakarating ka sa mga malalayong lugar? Yun na nga. So, gusto kong mapuntan talaga yung mga ganitong lugar kasi layo mo inuulit-ulit na. Ito yung mga taong hindi napupuntahan. Hindi nakakarating ng pumuntahan. Kaya, yun nga, wala namang pumupunta dito. So, tayo na lang. Kasi, kaya naman natin. Puntahan lang. So sabi ko nga, hanggat may nakita tayong mga ganitong kalagayan, hindi tayo titigil na tumulong sa mga kababayan natin. Talagang ikaw sa buhay. So binigyan tayo ng blessing na ganito, so i-share natin sa iba. So huwag tayong madamot sa mga blessing na natanggap natin. Kasi kung nagbigay tayo ng isa, ang babalik sa atin, 100-folds. Yes, 100-folds. Lima lang muna. Okay na yung 100-folds. Lima lang muna. Napaka. So, hanggang sa magbigay ka ulit ng dalawa, magbigay sa 10. Sige lang. Hanggang sa duwami ng dumami na nabibigyan mo, dadami at dadami din yung blessing na babalik sa'yo. Ganda, no? So, ganun din sa inyo. Yan, ipapatuloy niyo lang yung mga kasipagan niyo sa paghahanap ng mga taong dapat tulungan. Tulad ni Kuya Pabling, yung mga iba pa nating mga tinutulungan. So, sana maging inspirasyon yung bawat kwento ng bawat pinupuntahan natin na mas lalo pa tayo magpursige na maghanap ng matutulungan. Wow. Salamat, sir. Okay lang mapagod, pwede naman magpahinga. Di ba? And salamat, The Prospect, sa inyong mag-asawa. Tingka Bisote, maraming salamat sa pagsama. Kuya Joseph, no? Maraming salamat, Nay. Republic, maraming salamat sa pag-welcome dito sa bahay niyo. Suporta po natin The Prospect at ang buong ding uralo na rin. Yes. Maraming salamat and God bless po sa atin. Lola Indeng ay humatak sa pusong may malasakit at kabutihan ni Oragon Hain. Kaya naman, lubos ang aking pagpapasalamat kay Oragon Hain sa patuloy na pagpapanguna sa amin sa napakadakila at pulpiling na mga gawain hindi kailanman matatawaran. Kabutihan o pagmamalasakit sa iba ng walang inaantay na kapalit ay walang bayad. Pero hindi kailanman mapapantayan ng salapi. Sa pamamagitan ng pagtulong, pagbabahagi ng kabutihan at pag-angat sa kapakanan ng iba, doon lang din natin na itataas ang ating mga sarili patungo sa kaganapan ng ating pagkatao. At gaya ng sabi ni Lola Indeng, kapag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Kami po ang mag-asawang The Prospect at nagpapaalala na huwag nating sukuan ang pag-asa dahil lagi natin kakampi
ang Panginoon.